Guys, turuan ko kayo kung paano maglinis ng preno at mag-check up. Basic lang to. Tanggalin muna natin yung wheel hub. Medyo maganit lang yung pagtatanggal nito. By the way guys, pag magtatrabaho kayo, dapat may mask kayo eh. Sa sitwasyon ko, wala kasi akong mask. Matigas. Luwagan muna natin yung mga tornilyo, pero hindi pa natin tatanggalin. Luwag lang. Pag maluwag na siya, pwede nyo na siyang itaas. Yan, nakaangat na siya, konti pa. Kung napapansin nyo, ayaw niyang umikot kasi naka-engage yung handbrake. So, re-release natin yung handbrake. Yan. Naka-release na yung handbrake, so konti pa. Waalaikumsalam. Angat na siya. Naikot na siya kasi naka disengage na yung kanyang handbrake. Tanggalin mo lang yung apat na bolt. By the way guys, itong kotse ko to, ano to, Toyota Yaris na 2017 model, variant E. So matic siya, automatic. Yung kasing kumuha ako dito 2017, wala kasing manual. Manual talaga yung preferred ko, kaso wala eh. Matic lang. Meron sila. So, itong gulong, pag tinanggal nyo, ilagay nyo sa ilalim para support siya. Just in case na magloko yung jack, bumagsak, at least may tukod siya para makakalangan nyo pa uli na panibagong jack. Ito na yung kanyang wheel hub. Ito yung makikita nyo pag tinanggal nyo na yung gulong. Yung ibang mga ano, ganito, meron pa siyang tinatanggal na tornilyo. Ito kasi diretso na. Pag tinanggal mo yung gulong, diretso na siya. Ayan. So ayan, makikita nyo. Ang dumi. Ayan siya, ayan. Ang dumi niya. Dilinisin natin yan ngayon.
Pag maglilinis kayo nito, dapat may takip yung ilong nyo. Tsaka yung mata nyo. Kasi, yung mga napudpud na lining, nagiging pulbos yun. So, chemical yun. Maaaring masinghot nyo yun o pumunta sa mata nyo. Dapat meron kayong protection. Linisin na natin. Yung nakikita nyo mga parang alikabok, hindi yan alikabok guys. Yan yung napudpud niya na lining. Naiipon na kasi. Pag nilinisan nyo siya ng ganito, make sure na hindi matalas, hindi masyadong matigas yung brush na ginagamit nyo. Kasi pwede nyo ma-damage itong rubber, itong master. Lalabas kasi yung fluid yan pag na-damage nyo yung pinaka rubber na to. Dito kasi napunta yung fluid. So yung fluid na yan, yung nagpupush up pa piston para mag bumuka yung ano lining. Kaya tayo nakakreate ng preno. Inisin nyo lang guys. Ayan. At ito, ito'y taktak nyo. Ngayon o. Itong ginagamit ko, normal brush lang siya. Parang plastic lang siya, hindi naman siya makakadamage. Okay lang. Dami nyo. Ngayon lang kasi ako sinipag maglinis eh. Gawa ng quarantine. Walang magawa. Linis lang. Pinaka-drum niya. Tapos, pag medyo na tanggalan nyo yan ng alikabok, which is yung mga nadurog na fiber ng preno, nagamit tayo ng brake cleaner. Kahit anong gamitin yung brake cleaner, basta brake cleaner, huwag kayong gagamit ng tubig dito. Brake cleaner lang para design kasi siya yung chemicals niya para maglinis ng mga dumi-dumi sa preno. So, spray natin siya. Matapang, medyo matapang yung amoy nito guys, kaya kailangan takpan yung ilong nyo. Ito naman, mabilis matuyo ito. Tapos, kita nyo, kahit yung, diba, binrush ko na siya, meron pa rin siya mga nakatago na mga maliliit na alikabok, yung mga tira na nasa pinakakaloob-looban na hindi na maabot ng brush. Ito yung purpose niya. Malilinisan siya hanggang dun sa pinakaloob. Itong brake cleaner na to, quick dry naman to guys, mabilis lang siya matuyo, so pabayaan nyo lang siyang ganyan, mga ilang minuto matutuyo na yan. Tapos pati rin yung ano, yung brake drum, linisan din natin ito. Make sure natutulo siya. Dapat ito sinasahod to eh, kaso nagmamadali na ako eh, wala na akong pansahod.
maubos na rin. So yun no, sakto guys na ano, maubos na siya. At least na spray natin yung pinaka-housing. Tapos punasan natin ng tissue. Patuyin natin konti. Habang pinapatuyo natin siya, so habang pinapatuyo natin siya, kita nyo naman, malinis na siya. Check mag-grab na rin natin yung opportunity na habang pinapatuyo natin siya, chine-check na rin natin siya yung kanyang yung kain ba ng lining is equal sa kabila kung parehas. Kasi kung hindi parehas yung kain yan, may diferensya yung ating kung hindi itong ating master yung ating pin. So maganda na chine-check natin siya kung pantay ba yung kain niya. Pantay naman, di ba? Tsaka yung kanyang housing, kung maganda pa yung kain, walang lubak at tinatawag. So okay pa naman, magamit pa natin siya. Ito bali estimated ko nito mga 1 month ko pa ito gagamitin kasi palitin na rin siya. So okay pa naman yung preno niya, malakas pa naman, madumi lang talaga, kailangan linisin tsaka check up it. Tapos check natin sa likod, kasi yung sa likod ito guys, kung nakikita nyo to, itong may wire na to, ABS sensor yan, auto brake system sensor. Check nyo yan, kung nakabit kasi para may guide kayo dun sa dashboard nyo, makikita nyo kung gumagana ba yung ABS nya yan. Tapos linisan nyo tong bleeder valve. Ito yung bleeder valve. Pagka magpapalit kayo ng preno, kaya mag-a-adjust kayo ng ano, ito yung binibleed, tawag yung bleeder valve. Check nyo rin kung may leak dito. Usually pag may leak dito, dadaan yun. Kung hindi sa master, dito, dito yung nagli-leak. Pag hindi dito sa ano nya, master dito. Tapos ito yung pinakasilipan. Kailangan may cover to, rubber to eh, natatanggal to. Pero kailangan yan, naka-cover yan. Diyan mo makikita yung adjustment eh, yung auto adjustment niya. Kailangan may cover yan kasi pag once na walang cover yan, papasok yung dumi dyan. Hindi lang yung pinaka napupudpud na preno mapupunta sa loob, pati yung mga alikabok, tubig, mababasa siya. Yan guys. Ngayon malinis na, pwede na natin ibalik yung brake hub. So yun nga guys no, nalinis na natin, napatuyo na natin siya, napatuyo na natin siya, naisprayan natin siya, napatuyo, na-check natin yung kanyang kain, even naman yung kanyang kain, halos parehas, walang maluwag. Yan, ito may spring to eh, yun yung purpose niya, siya yung nag hold sa brake line. So kabit na natin. Sa pagkakabit nito, ganun lang, parang kagaya ng nagtanggal ka, kabit mo lang ganyan. Alin lang guys, kung wala naman kayong ginagawa, kahit kayo lang mag-check ng preno nyo, at least nakasave na kayo ng pera
sa pagpapacheck sa mga mekaniko. Kasi kung checkin nila to, tapos hindi naman palitin yung preno, ganun din, magbabayad ka rin ng labor. So, maganda na marunong ka rin mag-check. Para kung just in case na talagang palitin na, yung lining, manipis na, halos konti na lang, bakal na. Saka mo na padalhin sa mekaniko, paano magpalit ng brake lining. Ngayon, para mahigpitan natin ng konti ito, kasi naka-prewheel yan. Engage natin ngayon yung handbrake para at least mahigpitan natin bago natin siya ibaba. So yan guys, naka-handbrake na yan. May pumipigil na. Higpitan na natin siya ng bahagya. Mamaya yung pang finishing pag nakababa na yung jack. Kasi pag pinuwersa ko to, iikot lang din to eh, kahit nakakapit yung handbrake. Kumbaga, hindi naman ganun kalakas yung pampigil niya. Sa pag-iigpit nito guys, yung puwersa nyo lang, huwag nyong gagamitin ng tubo. Kasi, once na naplatan kayo, at yung tubo na pinanghigpit nyo ay hindi nyo dala, mahihirapan kayong lumagan to. Yan yung pinaka-pit doon. So, naigpitan ko na yung bagya, hindi pa siya todo. Baba na natin yung jack para matodo na natin siya. Kumbaga, alalay na paghigpit lang yun. Para lang pantay na pantay dito sa paglalapatan ng gulong, hindi tumabing. So yun guys, natanggal ko na yung jack, nakalapat na yung gulong. Higpitan na natin siya ngayon. Pwersa lang, yung pinaka-pwersa nyo lang. Kasi once na maplatan kayo, at least yung alam nyo, yung pwersa nyo lang ginamit nyo pang higpit. So yun din yung gagamitin yung pwersa pang luwag. So yun, higpit na. Pwede na natin ikabit yung cover. Check nyo lang na yung pito muna ang unahin nyo. Medyo maganit siya. Pumapalag. So yun guys, nalinis natin yung preno, na-check natin kung hanggang kailan pa itatagal niya. So hindi tayo mag-aalala na baka bakal sa bakal na yung preno eh. So yun guys, hanggang dito na lang. Pagka may time kayo sa sarili nyo sasakyan, check nyo. Kasi una-una para rin sa safety nyo. Tsaka para hindi rin lalaki yung gastos kung sakaling may sira o kaya palitin na. Pwede pang maagapan kasi once na na-damage yung wheel hub, pinaka-drum nya sa loob. Kasi usually, pag numipis na yung pinaka-lining ng preno mo, bakal na yung marireach nya. So magiging bakal sa bakal na. Magagasgas niya ngayon yung brake drum. So, imbis na lining lang bibilin mo, bibili ka pa ng brake drum. Kasi papalitan mo na eh.
di ba? Kasi pag may kain na yung kanyang drum, ganun din ang kalalabasan sa bagong brake lining. Pag pinalitan mo, ganun din yung magiging kain niya. So, hindi maganda. Tapos maingay pa yung preno mo. So, hanggang dito na lang guys. Pagka may time kayo, check nyo rin yung auto nyo. Para rin sa inyong kaligtasan at convenience para sa mga gastos-gastos na malaki. At least makatipid kayo. Ito lang guys. Bye!